Instead, be filled with the Spirit. Mapuspos tayo ng Espiritu ng Diyos. Sana marinig natin ang tinig ng Diyos na bang maging familiar tayo sa boses na ito. Maraming salamat, Dakilang Diyos. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan, at patuloy na itinataas ang iyong pangalan sa aming mga puno. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat at ito ang unang linggo ng buwan ng July. So malapit na po ang napaka-bilis ng araw at panahon. So ang ating tema sa buwan na ito ay ang Matthew chapter 11 verse 30. That my yoke is easy, my burden is light. Ito po ay sa kabila ng napakaraming mga problema sa buhay at hindi natin maikakaila na tayo ay dumaranas, ang bawat isa dumaranas ng mga problema. Naniniwala ako na lahat po tayo ay may mga problema. Ano po ba? Malaki, maliit, lahat yan ay problema. Kumbaga, meron tayong something na struggle, sometimes na nahirapan tayo. Sa dami ng mga problema kinakaharap sa natin, ang nais lang ng Panginoon, sapat na ang araw na ito, yung problema ang meron tayo sa araw na ito. Huwag na nating isama pa yung kinabukasan na problema. Ito na lang muna ang araw na ito. Amen? Sabi nga, huwag na nating idagdag. At kapag tayo nahihirapan na, sabi nga ng Matthew chapter 11, verse 29-30, if you are weary and burdened, if you are nabibigatan na mumuroglema, lumapit kayo sa akin. Come, sabi ng 28, come. Lumapit kayong lahat sa akin, kayong nabibigatan at nahihirapan, at kayo ay aking pagpapahingahin. Sapagkat ang aking pamatok ay magaang ang aking my yoke is easy, my burden is light. So napaka-importante po na sa Panginoon tayo kumukuha ng ating kalakasan. Ganun din sa pag-aaralan natin sa umagang ito sa buhay ni Paul doon sa 1 Corinthians chapter 1. Ang ating aklat po sa Don Watts ay tayo ay nasa 1 Corinthians. Sabi ng verse 27 to 29, ang sabi niyan, for God choose the foolish things of the world to shame the wise. God choose the weak things of the world to shame the strong. Verse 28, He choose the lowly things of this world and despise things and the things that are not to nullify the things that are so that no one may boast before Him. Purihin ang Panginoon sa pagbabasa ng kanyang buhay at makapangyariang salita. God's unexpected choice, sabi nga dyan. Sinulatan ni Pablo ang mga Korinto. Ito yung pangalawang missionary journey ni Pablo na mapuntahan niya yung Corinto. At ang Corinto, kung titingnan natin, pangunahing lungsod, sapagkat lahat ng mga ibang bayan ay dumaraong doon. At kung titingnan natin yung kanyang kalagayan, maunlad, maraming mga elite, maraming mga matatalino, maraming prominenteng mga tao, sari-sari, mga tao naroon. At yung pagsamba sa Diyos-Diyosan ay naroon din. Yung liberated life ng kanilang pamumuhay, meron din doon. Kaya nga nung
nung mapagalaman ni Pablo at nalaman niya sa kasambahay ni Chloe, na si Chloe yung mga problemang meron sa Corinto, talagang sinulatan niya ang Corinto. Ang mga isyo sa buhay, problemang personal, problemang theological, kung babasahin niyo yung 1 Corinthians, punong-puno ng mga problema at mga sigalot. Kasama na dyan yung pagalitan ng bawat mananampalataya. Yung kasalanan. Lahat ng klase naroon, pati immorality, fornication, greediness, boasting, pati yung nakurap na rin yung Holy Communion, hindi sila nagkakatugma-tugma. Kaya sinulatan niya ang Corinto. Una sa sa chapter 1 pa lang yung division. Nang sabi diyan, ako kay kay Pablo. Ako kay Apollos. Ako kay Cephas. Ako kay Kristo. Hati-hati yung kongregasyon. Hati-hati sila, sasamba sila talaga kasi mas matalino si Pablo kasi nga papagalingan naging sistema marahil pagalingan sino matalino kung sino ang sa kanila kung saan sila papanig. Ato, magaling to. Itong Corinto ay pinagkatiwala to kay Apollos, si Pastor Apollos sa kanya itong lugar na ito at si Pablo naman nagsimula yan at naiwan kay Apollos. Kaya nga, mga division. Sabi nila, kay Pablo ako, marahil si Pablo. Sabi nila, si Pablo magaling, matapang. Hindi sumusuko ng laban. Marahil gano'n ang sinasabi nila. Ay, ako kay Apollos. Napakatalinong tao. Magaling magturo. Maaasahan. Eh ako kay Cephas. Practical ang ginagawa. Sa pagtuturo. Madali kang matuto. So may mga division. Eh ako kay Kristo. Kami kay Kristo. Kasi, pambihira. Nagpapakain niya ng libo-libo. Maraming sumusunod. Maraming pinapagaling. So, paligsahan. So, nakikita niyo, yung umpisa pa lamang ng Corinthian, talagang may kita mo walo-walo yung mga bagay na ito. Kaya nga, napakahirap na sa panahon niyo, yung maraming problema kung wala ang ating Panginoon. Sa mga problemang ito, sabi nga hindi tayo mananatili, talagang tayo ay manlulupay-pay, manghihina. Subalit nariyan ang ating Panginoon, ang salita ng ating Panginoon, kapag kayo'y nabibigatan at nahihirapan at kayo ay may problema, lumapit kayong lahat sa akin. At kayo'y aking pagpapahingahin. Wala na yata kayong pahinga sa kakaisip, ano bang solusyon? Kahit na nung isip natin, hindi natin malaman kung anong solusyon. Amen? Pero sabi ng Lord, pahinga ka muna. Pahinga lang yan. Baka gutom lang yan. Pahinga mo muna. Kagaya ni Elijah, takot na takot, may problema. Hindi niya alam kung anong gagawin. Na-stress na, gusto nung mag-give up. Sabi niya, kunin mo na yung buhay ko. Katatapos niya lang makipaglaban doon sa bundok ng Mount Carmel, 'di ba? Yung 400 false prophet ni Baal ay nakipagpaligsahan siya. Matapos 'yun talagang napagod, nakakalakad, wala namang sasakyan nung araw. Pwede ka naman sumakay sa walis, hindi ba pwede? Sakayan ba ng walis o sakayan ng lumilipad? By the Spirit of the Lord, pwede tayong dalhin doon sa kagaya ng naranasan ng nila Elijah, nila Philip. Nung mangyari kay Elijah yun, sabi ng Lord, ng anghelo, kumain ka. Sabi niya, ako na lang natitira, Panginoon. Sabi ng Lord, nagpreserba pa ako ng 500 pa o 5,000 pang mga propeta. Kumain ka, pinakain ng anghel, matulog ka. Pagising niya, sabi ng kumain ka ulit at matulog, marayo pa ang malahaba pa ang lalakbahin mo.
Naiinap, kumbaga, yung katawan natin, kapag pagod din, at gutom din, hindi makapag-reconcile ng kaisipan natin. So, isama natin yung pagpapahinga yung katawan natin. Baka sad-sad na rin tayo sa trabaho. O, isang application lang po yun. Na kapag ka namumuroglema tayo, palakasin natin muna yung sarili natin. Una sa Lord, kumain tayo ng salita ng ating Panginoon. And then, kumain tayo physical para mag-reconcile yung kaisipan natin. Alam natin kapag gutom tayo, kung saan-saan nagliliwaliw yung ating kaisipan. So, mas mainam, nabusog din tayo. At tama ang tulog. Amen. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ay nagbigay ng pamaraan paano tayo magpahinga. Dito, sabi ko nga, sabi yan, to highlight His own glory, God's delighted in choosing the foolish things of this world, the weak things of this world, and the base things of this world. Napakasimple lang po nito na sinabi ni San Pablo sa mga Corinthian. Kasi nga, nagmamagalingan sila, napakatatalino, parang isang bagay kung ikaw ay na isang, kasi yung katayuan siguro na marahil ng pamumuhay sa lugar na yon, mga, kasi kung ang mga milyonaryo, galay natin, pagpalagay lang natin, yung mga milyonaryo, matataas ang estado sa buhay, sa palagay nyo ba, pupunta sila sa ganitong lugar lang na ating pananambahan, matigas yung bangko, hindi sila sanay doon sa matigas, hindi gaano malakas ang aircon, sa kanila malalakas ang aircon, mahirap yung parking. Kapag ang isang tao, mataas ang estado, eh, iba yung tingin at iba yung pinupuntahan din. Gusto niya may kutsyon, maganda yung facilities, maganda pag-approach pa lang. So, tinitingnan ito ng mga edukado, mga may kaalaman, matalino. Kaya kapag nagtuturo ay nagkakamali pa ng grammar, ng English, na yung pronunciation, eh talagang sisinuhin. Kaya yung karunungan nung panahon yun ay talagang napaka-importante. Gusto nila kapag may nagturo, ma-impress sila. Wow, ang galing! Kasi ang mga Greeks o yung mga ay naghahanap ng karunungan. Ang mga Hudyo naman ay naghahanap ng himala, ng signs. Gusto nila kapag mayroong ganun, eh makikita nila mayroong sign in wonders and miracles. Ma-impress yung tao kapag mayroong nagpipreach. At ma-satisfy yung kanilang kaisipan, karunungan. Ah, hindi ko alam to ah. Mayroon pala something na ganito. Kaya nga yung pangangaral ng krus ng ating Panginoon para sa kanila, ito'y kahangalan. Walang kwenta. Kaya sabi ng ating Panginoon, to highlight His own glory, God delighted in choosing the foolish things of the world. Yung pinaka, kumbaga, hangal na, kumbaga sa ano, na kumbaga ay parang walang kapakipakinabang na gamit. Alam niyo, may mga basura na kala natin di nagagamit. Pero pala may nagagamit. Nakita mo yung mga arts na puro basura inilagay. Nakita kayong arts na yon. Pero nung mailagay yung mga patapon na basura, nagpinagkabit-kabit, hindi eh, nung kanyang arts eh, napakaganda. Parang ganda pala nito. So, ang Diyos ay pumipili ng mga the foolish things in this world, the weak things in this world, and the best things in this world upang ma-highlight yung kanyang kaluwalhatian, upang yung glory ay hindi makita sa tao. Na ibig sabihin, pag nagturo, napakagaling yan. So, yung credit na yun ay mapupunta sa tao. Gusto ng Lord, mapunta sa kanyang lahat ng kaluwalhatian. Amen po ba? Naintindihan po ba natin? Una, maintindihan natin maraming problema sa Corinto. Hindi yan nalalayo sa church. Na minsan, may division. Na minsan, nagkakanya-kanya rin.
nang minsan, nag-aaway-awayan din. Doon sa chapter 6 nga, binasa namin kanina. Ang highlight doon ay yung mananampalataya, nagsampahan ng kaso sa labas. Ang sabi ni San Pablo, pambihira kayo, kayo mananampalataya. Di nyo ba ma-resolve ba yan sa loob? Kaaway-away kayo. Tapos napunta kayo sa barangay. Nagpa-barangay kayo. Ang issue nyo lang isa patungkol sa inyo pananampalataya. Tinalo nyo pa yung mga nasa labas. Yung sermon ni Pablo. Hindi nyo ba ma-resolve ba yan sa loob? Ito nga ang division, nag-aaway-away pa nga. Ako kay Apollo, ako kay Pedro, ako kay Pablo, ako kay Kristo. Sabi nga ni Pablo, nahati ba si Kristo? Sabi ni Pablo, kayo ay iisa, pinag-connect-connect kayo. Yung babasahin natin yung Korinto ay isang pamilya kayo, isang kabuuan kayo, si Kristo ang ulo at kayo ang mga bahagi. Ang bawat isa sa inyo ay merong kanyang-kanyang bahagi. Hindi lahat kamay, hindi lahat mata, hindi lahat tenga. Pero yan pinag-ugnay-ugnay, sa iisang katawan. Lahat ng yan ay merong pakinabang. Ang bawat isa sa atin ay merong pakinabang. Hindi dahil nakaupo lang tayo. Kayo ay napaka-importante, lalo na sa Panginoon. Napakahalaga ninyo sa Panginoon. Na minsan iisip niyo, wala akong nagagawa. Meron po, pero sabi nga ng ilan yung pag-upo lang natin sa umagang ito, na nariyan kayo, at yung katabi nyo nga, sabi nga si Brother Jose, ay nakita kayo, ma-encourage siya, nandito pa rin kapatid ko, nandito pa rin. Na umaaten. At nananatili. Kasi minsan pag absent ka, baka mahawa mo siya, absent yung katabi ko. Kasi nga sabi, nabili na raw ninyo yung mga upuan na yan. Hindi naman siguro totoo, pero kung saan sa kayo nakapwesto, talagang yun na. Pero, isang encouragement po, isang pagpapalakas ng loob ang bawat isa po sa atin. Nakakapag-edify po sa bawat isa sa atin. Nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kaya ugaliin po nating huwag lumiban sa pananambahan tuwing araw ng Linggo. Ang anim sa inyo na nga po yan. Ito na nga lang Sunday, ililiban pa natin. Dadalawang oras lang. Pinaka tatlong oras. Gaano kaya yung tatlong oras na ibinigay natin sa Lord? Diba? Di nyo ba naisip yung mga bagay na yun? Yun lang naman inihingi ng Lord na huwag nating kaligtaan yung kanyang pagtitipon, ang sabi ng Hebrews. Huwag nating kaligtaan yung pagtitipong gayang ito. Alam yung Israel, kung gusto nyo yung kultura ng Israel, araw-araw po may gawain. Ano ang pahinga nila? Sabbath day lang. Anong gusto nyo? Sabbath day lang ang pahinga? O Linggo lang. Tayo nga, Linggo lang, parang Linggo lang tayo nag-work . Di ba? Sabi nga ng bata, buti pa ang pastor. Napakaganda ng trabaho, Linggo lang nagtatrabaho. Di ba? Linggo lang kasi nakikita . Pero the rest ng mga araw, di niya nakikita paano yung trabaho, di ba? So, ganun, nice kung tingnan natin na yung mga taong ito, kagaya rin natin, na nangyayari sa kanila, nangyayari rin sa panahon natin. Nauna pa nga sila nangyari. Sabi nga ng Ecclesiastes, paulit-ulit lang yung nangyayari. Pero dapat matuto tayo sa mga bagay na nangyayari na paulit-ulit lang din. Sa buhay natin, habang paulit-ulit yan, marahil hindi natin natututunan. Kaya laging nauulit. Kasi pag naulit yan at natutunan mo yan, wala nang epekto sa'yo yan. Panibagong level ka na naman. I-level mo yung sarili mo. Level 1, level 2, hanggang mag-mature, maging matatag sa pamumuhay bilang Kristiyano. Unahin natin ito, the foolish things of this world. Ang sabi na Exodus chapter 12, sabi yan, the bleeding lamb
Ito yung mga foolish things of this world. Yung Exodus chapter 12, ito yung Passover. Bleeding lamb kasi yung tupa, lalahan ninyo, nangangailangan yan, taga-guide. Kung isipin nila, ito ay walang, parang walang isang, ano, kailangan may gagait, parang hindi matalino. Hindi katulad ng aso. Turuan mo, nasusunod, nasusundan, kung ano-ano. Pero yung mga tupa, sumusunod lang yan sa leader nila. Mahina yan, mga weak, kailangan nilang may taga-akay. The bleeding lamp na ginamit para sa Passover, para i-Passover sila ng anghel ng kamatayan. So yung lamp ay naging sacrificial. Kaya nga meron sacrificial lamp. Laging sinasakripisyo. Siguro marahil sa ibang kaisipan wala namang isip yan . Kundi ang trabaho niya lang isakripisyo. Pero kita natin the foolish things. So, parang sabi natin, parang ganung mga bagay. Nasakripisyo yung lamb. Pangalawa dyan, yung smitten rock. Exodus chapter 17, di ba? Nagano na sila. Nakawala na sila sa ilang. Nakalagpas na sila sa ano. Tapos ang mga tao naman itong mga Israelita, reklamo ng reklamo. Dito nyo ba kami papatayin? Walang pagkain, walang inumin. Sabi ni Moses, Lord, halos patayin na nila ako, halos batuhin na nila ako. Ano bang gagawin? So sabi ng Lord, sige, strike mo yung rock. So gumagamit ang Lord ng mga bagay, ano? Para magkaroon ng tubig. Isipin natin, ba't sa bato, may tubig ba dyan? Pwede sa ilog o kaya sa puno, baka may tubig. Bakit bato? Wala namang ano yan. Pero nung ano, nagkaroon ng bukal. Diba? Kung minsan, susundin lang natin yung conviction ng Lord, hindi tayo magkakamali. Isa pa, diba? Nung ang ating Panginoong Jesus ay magpagaling sa isang bulag, ang ginawa niya ay siya'y dumura. Pero mo, dumura. Tapos yung pinagduraan niya ay naging putik at nilagay sa mata. Oh. Tapos sabi niya, magbanlaw ka doon sa Siloan, yung tubig doon. Matapos siya magbanlaw, tinanggal yung putik. Nakakita siya. Ano ba yung putik? Wala namang kwenta yan. Putik lang yan. Diba? So, ginagamit ng Lord yung mga bagay na ito sa palagay natin. Walang kwenta, walang pakinabang, walang kamuang-muang, pero may malaking kahalagahan ito. Sabi ko nga, ang lahat ng parte ng katawan natin may pakinabang. Wala dyang pwedeng, hindi pwede, wala dyang itatapon. Lahat dyan ay mayroong pakinabang sa atin. Amen po ba? Pangatlo, sabi dyan, the bronze snake. Ito talaga ang Israel, talagang nagrebelde, talagang napakaano, walang mareklamo, mga reclamites nga . Binigyan na lahat. Dahil sa mga kareklamo ito, nagpadala ang Lord ng mapanirang mga ahas at sila tinuklaw at maraming namatay. I think 1,000, may git 20,000, something like that. Gano'n yung mga in one day. So, humingi sila lang sa Lord, Lord! So, si Moses naman, nabi ng Lord, muha ka ng snake. Bronze, itaas mo. Ang sino mang titingin dyan, ay gagaling. Kaya kita nyo, sa medical, merong snake na gaganon, at nasa pole. Yung parang nasa tungkod, doon kinuha yun. No? Kagalingan, ang lahat ng titingin dyan, gagaling. Pero titingin ka lang, snake na nga yung sa tumingin at manampalataya, Lord. Pag natuka ka, tumingin ka lang ganun. Ligtas ka. Ngayon, pag tumingin ka ngayon sa mga ganun, kasama bulsa, ang dami ng pera, bayad sa hospital, ang mahal-mahal . Kaya minsan, ang hospital, napakagandang negosyo. Parang tumatabo ng pera, di ba? Lalo yung mga private talaga. Kita mo, araw-araw, daming nagkakasakit.
pupunta roon para gumaling. Pero kapag tumingin tayo sa Lord, at ang sabi ng Diyos, sa mga latay ko ay kayo pinagaling na, hindi ka na pupunta ng hospital. Kung ang pananampalataya natin sa puso, pinagaling tayo ng Lord, gagaling tayo. Amen? Di ka na magbabayad. Sabi ko, ang mahal-mahal ng upa minsan doon. No, magbabakasyon ka. Isang araw mo, pinakamababa, 2.5. Sa 2.5, hindi pa kasama yung palayang dalaw sa inyo, yung doktor, yung nurse. May mga doktor pang titingin lang, pero may presyo pagdating ng bayaran. Wala namang ginawa, nagtanong lang, kamusta ka na? Pagdating ng bayaran, laki pala ng bahay doon, nagtanong lang naman. Tapos iba pa yung, di ba, yung resident doctor na mahawak sa'yo. Kaya tumatabo. Masarap din na talagang nandudong ka, alaga ka. Ganun talaga, kailangan mo talagang, kailangan natin. Kaya pinaghahandaan yung katawan. Handa natin yung katawan, huwag laging magkasakit. At laging manampalataya sa Diyos na sa anumang karamdaman natin, tayo ay pagagalingin. Amen? Ang mga medical, palakpakan natin ating Panginoon. Ang mga doktor po, ginagamit ng Panginoon para sa ating pagpapagaling. Di naman tayo extreme at sabihin, di na ako magpapagamot. Ginagamit ng Lord ang mga bagay na yan. Amen? Iinom din tayo ng gamot. Pero kung talaga yung pananampalataya natin at kinunbik tayo ng Lord, ibigay natin yung nararapat na pananampalataya. Amen? Yung isa nga, yung anak niya, mataas ang lagnat, talagang wala silang pera. Di nga nagsakay ng tricycle, Doon sila nakatira sa Letre, doon sa may Paradise Village naman yun. Doon sa, squatter, doon sa may lagpas ng MC, yung mga tao doon. Talaga nangihingalo na yung anak niya. Pero Christian siya, bagubagong Christian, nanampalataya sa Lord. Lord, tulungan mo yung anak ko na gumaling. Talagang kukumbulsyon na yung anak niya. Ayaw niya yung takbo kasi nga may bayad. Ay, wala silang pera. Pang-tricycle nga lang, wala sila. Pero nanampalataya sa Lord, pagagalingin yung aking anak. So, ginawa niya, kinuha niya yung anak niya. Sabi niya, Lord, kahit wala akong pera, dadaling ko ito sa doktor, sa paggamutang bayan. Yun yung faith niya, Lord, pagalingin yung anak ko, yung patutuo niya. Habang naglalakad siya, nagpipray, wala, hindi siya sumakay ng tricycle, tinatakbo niya lang. Kasi wala siyang pera . Alam niyo, nung malapit na siya sa paggamutang bayan, tanaw niya na, nawala po yung sakit ng bata. At parang nagdahilan lang. Umuwi sila na hindi, tinignan lang nila hospital, hindi sila pumasok at umuwi sila. Magaling na yung bata. Pinagaling ng Panginoon. Yun yung patutuon niya. Diba? Pero kung may pera ka at pinagamot po yung anak mo, ma-highlight ba yung kalwalatian ng Lord? Hindi, dahil may pera ka . Nagpagaling sa'yo, dahil may pera ka ang mga doktor. Pero kung gusto nating ma-highlight yung glory ng Lord, gumagamit siya ng mga bagay para makita natin. Masasabi natin, wala akong ginawa dyan, kundi ang Diyos. Amen? Diyos lang ang may gawa niya, hindi ako. Maging yung kaligtasan natin, wala tayong ginawa kahit isa. Nanampalataya lang tayo. Sapagkat, hindi dahil sa ating mabubuting gawa kaya tayo naligtas. Ito is regalo ng Diyos sa ating pananampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Kabayaran ng kasalanan, di natin kayang bayaran. Napakataas ng kabayaran niyan. Pangatlo, sabi niya, ito yung pangalawa, the weak things of this world. The rod to defeat the Egyptian, Exodus chapter 4. Antong rod na ito? Ito yung hawak ni Moses. Isang simpleng tungkod na ipinakilala ang Diyos. At sa pamagitan nito, ayaw pa nga ni Moses, at anong nasa kamay mo, tungkod po. Pinanlaban niya sa mga magician, tinalo niya yung mga magician doon sa pamagitan ng tungkod ng nahawak ni Moses. At ito rin ang ginamit ni Moses para
malipol ang mga Egyptian sapagkat ito yung tinungtong niya sa tubig para mabiyak ang tubig at sila yung makadaan. Bago dumaan sila sa tubig na yon, marami pang sakuna ang ginawa ng Panginoon. Sabi ng Lord, patitigasin ko ang puso ng hari. Bakit hindi isa? Bakit pwede namang isang beses lang? Bakit 10 beses pa? Ano ang sabi ng Lord? Upang ma-highlight yung kanyang glory. Yung kapangyarihan ng Diyos, ng sagara at makilala nila ang Diyos ng Israel ay ibang Diyos at namakapangyarihang Diyos. Sa isang sakuna pa lang, sa isang plague pa lang, talagang tatawag ka na sa Lord eh. Yung pinakahuli, di ba? Yung kamatayan ng mga panganay ng buong lugar ng Egyptian o ng Egypt. Pero ang mga Israelites, wala kahit isa. Mga hayop, yung panganay ng paraon namatay lahat, na nagkaroon ng malaking iyakan, naghagulgol. At dahil doon, pinalayas na sila, umalis na kayo. At pag namadali sila umalis, bago sila umalis, sinutusan na sila ng Lord, maghando kayo ng isang tupa, isang lamb, nakakatayin, a one year old, without blemish, mataba, malusog, kainin nyo to ng mabilis, yung dugo ay papahid ninyo sa pintuan ng inyong, sa hamba ng inyong mga tahanan na nakalagay ron yung Passover, di ba? Pinas sila ng ano. Nalala ko lang yung nagkaroon ng sticker na by the blood of Jesus cover this house. Nauso yun eh, dahil nagkaroon daw ng parang something na may merong discernment na yung spirit of ng kahirapan, ng spirit ng kaaway ay lumalaganap. Nilagyan namin ng ano namin, ang kulay pa noon may dilaw pa yata ang kulay yun eh. By the blood of Jesus, cover this house. Yun ang nakalagay. Nakalagay yun sa pintuan. Ang patotoo ng aking nanay nung bago siya mamatay, nung siya nabubuhay pa, may nakita raw siyang mga tao na pakakaiba doon sa amin, so may pintuan, hindi sila makapasok-pasok. Titingnan, sabi, gustong pumasok sa loob pero hindi makapasok. Sabi, sino ba mga taong ito? Hindi nakapasok sa bahay. At alam nyo, yung bahay namin, sinosurveillance din pala ng mga masasamang loob, ng mga magnanakaw. May tao daw doon na isang buwan nandun laging nakatayo sa malapit sa bintana at tinitingnan yung loob. Tinitingin yung mga tao. Napansin nyo ng mga kapitbahay doon. Kasi doon maraming tinitira ro na isang minuto lang, limas yung ano mo. Limas yung pag-aari mo, kayamanan mo. Walang nakakaalam. Malaman mo na lang, nakalis na yung mga magano. So, sinurveillance. Hindi naman nila nagawa. Sabi nung isang nagtindera ron, huwag mong isusurve. Wala kayong makukuha dyan sa loob. Sabi niya, dalawa lang sila. Dalawa lang sila na iiwan palagi. Wala rin si Jose, wala rin ako minsan. Wala rin si Aida, dapat kayo nagtatrabaho. So, naiiwan silang dalawa. Mamalengke si nanay. Yan lang routine niya, mamalengke dyan, malapit lang naman. Sinusurveillance na pala yung aming tahanan. Hindi rin sila nakapasok. Yung katabi namin, yung itaas, pinasok yun. Nagtitinda ng alahas, yung cash 70,000, maraming umakyat sa ano. Ang daming nawalan dyan eh. Yung isa, 100,000. Yung sa amin, ni isang kusing wala. Ano makukuha nyo? Puro ang nando doon eh, yung aso, yung pusa, may kasamang daga at ipis. Siyempre, mag-ano yan eh. Diba? So, protected. So, katulad din yan, yung pananampalataya ng Israelites, yung binayad nila yung dugo, nilagpasan sila. Kung meron tayong pananampalataya, nilalagpasan ang mga, tawag nila ay mga malas. Pero meron tayo naniniwala sa malas at swerte. Naniniwala tayo sa pagpapala ng Diyos na nasa atin. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ano pa? Yung weak things ay ito yung the bone to defeat the Philistines.
sa Judges chapter 15. Ito yung si Samson na pumatay sa pamamagitan lamang ng Joe, ng isang kamelyo. Yun ang pinanlaban niya. At napatay niya yung libu-libong mga Philistine. Isang simpleng Joe tinali na nun si Samson, the Spirit of the Lord ay naramdaman ni Samson at siya ay nakawala. Ginamit niya yung Joe na to, yung pangana ito na buto na pinanggamit niya para pumatay ng maraming na ginamit siya ng Lord sa pamagitan ng buto ng kamelyo. Ito pa ang yung sling, yung tirador. 1 Samuel chapter 17, sino gumamit ng tirador? Si David. Hindi ba? Si David, tirador, ang kalaban mo, napakalaki. Naalala ko lang yung napanood kong patalasta si Alden at saka yung isang malaking ganti. Nisip po si Goliath at saka si David eh. Kung ganun kalaki, na-operan mo ng value mill. So, na-defeat niya yun, di ba? Sa pumagitan ng tirador. Ano mo yung tirador? Tama ba yun eh? Makakapatay ba yun? Pero, napatay niya ang malaking tao na ito, pinakamalakas sa pamagitan ng tirador. Kaya yung tirador, ingatan nyo, pero hindi mo tayo naninirador. Amen. So, yung mga bagay na ito, yung weak things sa palagay natin ginagamit ng Lord. Bakit? Kung gumamit si David yung mga armor, yung talim ng espada, yung kanyang bilis, diba nung pinasukot nga ni Saul, sabi niya, ang hirap naman ito, di ako makakilos. Inubad niya na lang, diba? Nagtiwala naman si Saul, sige. Diba? So, ganun ang nangyari. Isang tirador, paksak ang kalaban. At kinuha niyang tabak ni Goliath at pinugutan ng ulo. Na-defeat. So, yung glory na laging nasa Lord. Kasi kapag magaling ka, matalino ka, minsan di mo na ibibigay yung glory, ikaw ang nakikita, hindi na ang Diyos eh. Amen po ba? Minsan dahil sa ganung mga bagay, gusto ng Lord, minsan pinaparanas ng Lord, pinapayagan ng Diyos yung mga bagay na ito upang yung lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng pasasalamat sa Diyos lamang maibigay. At hindi nating kuwain kahit konti. Diba? Praise the Lord. Ang sabi rito, the base things in this world. Ano ito? Sa Judges chapter 11, a prostitute son who became a mighty. Sino tong anak ng isang prostitute? Noong araw pala, may mga ganun na, no? Parang kasama na sa lipunan. Meron akong narinig sa ibang bansa, may resibo pa nga pagka may ganun eh. May resibo. So parang trabaho na, parang ganun. Pero itong isang son of the prostitute, sabi niya si Jephthah, ay ginawang maging makapangyarihan o maging malakas, napatay niya yung mga Ammonita. Ang sabi niya, Lord, ibigay mo sa akin ang mga Ammonitang ito. Kapag dating ko roon ng katagumpayan, pagpasok ko ng bayan, sino man ang sumalubong sa akin, iyahandog ko sa iyo as a burnt offering. Nagtagumpay si Jephthah. Ang nangyari, nung siya papasok na in victory parade sa Jerusalem, alam niyo ba kung sinong sumalubong sa kanya? Yung kanyang anak na babae na nagsasayaw. Kaya say, talagang nadurog ang puso at sabi niya, oh, Panginoon, bakit naman? Yung pangako kasi niya na sino man ang sasalubong, gagawin niyang burnt offering, susunugin. Pinakamamahal niyang daughter ang sumalubong, nagsumasayaw.
Kaya nung malaman ng kanyang anak, sabi niya, tuparin niyo po ang iyong pangako. Hayaan niyo muna akong pumunta sa aking mga kaibigan, kahit dalawang buwan lang para magpaalam. At manangis. Kala eh, yun ang pangako niya. So si Jephthah na pinaka-least o pinaka-salipunan ay pinaka-mababa, anak ng isang, kumbaga anak ng, parang anak na ano yun, parang walang salipunan, parang hindi siya kinukonsider na ano sa panahon nila. So, pero ginamit ng Lord para magtagumpay. Ano pa? The hidden girl who became David's grandmother. Sino yun? Sa Ruth chapter 4. Isang Moabita, si Ruth. No? Kaya maraming papangalang Ruth eh. Maganda raw. Maganda kasi ang ano eh. Na hindi niya iniwan ang kanyang biyanan na si Naomi. Sumama. At tinuruan naman siya ni Naomi na pamapangasawa si Boaz. At ito yung naging grandmother ni David. Diba? Na nasa linya ng ating Panginoon. Isang hindi Israelita, isang hidden girl, isang hindi kasama sa lipi ng Udyo. Namatay na asawa ni Ruth. Sabi niya, umuwi ka na dahil wala na akong ibibigay na anak para sa'yo. Pero sabi ni Ruth, hindi, kung ano yung bayan mo, yun ang bayan ko. Kung sino ang Diyos mo, yun ang Diyos ko. Saan ka mamamatay, dun din ako mamamatay. Yun ang paninindigan niya. Kaya kinaruga niya. Sabi niya, wala ka nang mapapala sa akin, hindi kita mapapakain kasi balo ako. Kasi ang balo, wala na magtataguyod, wala na magtatrabaho. Kailangan niya ng isang lalaki. Sabi niya, wala na akong lalaki. Kung magkakaanak mo na ako ng lalaki, ang tagal ang hintayin mo, baka hindi mo pa mahintay. So, ganun. Nagtyaga at nakibgapas sa kanilang kamag-anak na si Boaz. At tinuruan siya ng kanyang biyanan at napangasawa niya nga ito. Na-redeem itong si Ruth, the kinsman redeemer. Kasi unang magre-redeem kasi sa ari-arian nila Noemi, yung malapit na kamag-anak. Pero tinanggihan at pangalawang malapit na kamag-anak si Boaz. So ni-redeem, binayaran yung mga utang at pinakasalan si Ruth. At sa pamagitan ni Ruth at Boaz, sumibol yung lipi ni David. At ang grandmother niya, lola niya, si Ruth. At sa bugat ni David, doon din dumalo yung dugo ng ating Panginoong Jesus. Yung linya ng pamilya. So kasama. At yung pangatlo, an immoral woman who became a great soul winner. Bakit immoral? O naiwan pa yung A. Ba't ganun? Nagaganun. Ang ganda ng ano, immoral woman. Parang ayaw niyang pumayag dahil soul winner siya. Sa John chapter 4, di ba? John chapter 4, sino ito? Isang Samaritano. Ang sabi ng Lord, dalhin mo ang asawa mo. Sabi niya, wala akong asawa. Pero sabi ng Jesus, meron kang limang, ano, asawa. At isang man doon, sabi niya, tama ang sinabi mo. Pero meron kang naging asawa. So siya yung naging paraan para ipakilala si Jesus, na Messiah, naniwala naman sa babaeng ito, kaya nga siya yung maraming nadala sa Panginoon, pinalapit sa Panginoon. Sabi niya, tingnan niyo yung taong ito. Siya na ba ang Messiah? Siya na ba ang tagapagligtas? At sila nanampalataya kay Jesus dahil sa babae. Sabi nga ng taga ron, hindi lamang kami naniwala dahil sa sinabi mo, higit kaming naniwala dahil narinig namin ang taong ito, ang ating Panginoon. Kaya ang Lord ay gumagamit ng mga bagay na sa palagay natin ay walang halaga. Pero alam niyo po ba ang bawat isa sa atin, sabi ko nga, napakahalaga. Kahit na sa tingin mo ang taong ito parang walang halaga.
Di ba minsan tayo naninino ng mga tao minsan? Lalo na kapag ang tao, kita natin parang tamad, parang walang kahinatnan ng buhay. Parang minsan ayaw nating makipag-associate sa kanya, mapapala ako dyan. Yung wala bang may bibigay? Padalas ang tao kapag nakikipag-associate dun sa mga may makukuha eh, may bibigay, may tutulong, may pakinabang. Mali po ba ako? In general po, hindi naman sinasabi kong lahat. Pero karamihan ng tao, nakikipag-associate, dun sa alam nilang meron silang makipapapakinabangan. Meron silang makukuha. Diba sabi nga ng mga may pera, pag may pera ako, dami kong kaibigan. Nung nawalaan ko ng pera, ala na akong kaibigan. Diba? Pag may pera ako, kilala ko. Nung wala na akong pera, hindi na ako kilala. Generally, ang tao, ganito ang kaisipan. Ito yung puso ng tao. Ito yung dapat talagang mamatay. Sapagkat generally, ang mga tao, aminin natin sa hindi, ang lahat ng tao generally, sakim. Ano pa? Magnanakaw, sinungaling, lahat ng klase. Generally, ang mga tao ganito. Kaya nga dumating ang ating Panginoon, parang lahat ng bagay na ito ay maitago o maalis sa atin. Sapagkat, kumbaga sa ano, naka-built-in na yan eh. Nature of sin yan eh. Yung nature ng kasalanan nasa atin. So, dapat mapalitan yan. Dapat tayo maisilang na mamuli. Dapat sa ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus, yung dating tayo ay hindi na tayo. Tayo ay bagong, ano, nilalang. Ang dati nating pagkatao ay wala na. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Kaya nga si San Pablo, galit na sumulat. Sabi niya, kahit wala ako dyan sa physical, nariyan ako sa espiritu. At sinasabi ko sa inyo, itiwalag ninyo ang mga taong ito sa inyong kalipunan. Na magumagawa ng kahalayan, ng pagnanakaw, Kristiyano na, ganun pa rin, itiwalag na ninyo yan. Gawin ninyong parang isang unbeliever. Pero hindi nangahulugan, ituring ninyong kaaway. Panalangin. At yung mga gumagawa noon na hindi naman mananampalataya, huwag niyong taliktan, huwag niyong itaboy. Inyong tulungan, inyong akayin. Makipag-associate kayo sa kanila. Yung gumagawa sa sanlibutan, yung gumagawa ng kahalayan, pagnanakaw, kasinungalingan, kasakiman, pandaraya. Yan naman hindi dapat kayong lumayo sa kanila. Kundi dapat kayong lumapit sa kanila at akayin sila para sa Panginoon. Pero yung mga Kristiyano na nananampalataya na ginagamit na ng Panginoon at yun ay ginagawa, alam niya ng mali, alam niya ng kasalanan yun, itiwalag nyo na. Gawin nyo na lang parang unbeliever. Pero bago gawin yun, may proseso pa yan eh. Sabi mo sa kanyang kasalanan niya, sabi nga ng Matthew, kung siya'y takinig, sinabi mo sa kanya, ay nawin mo siya. Pero pag hindi nakinig, sumama ka pa ng isa, dalawa na kayo. Para sa dalawang witness, eh mapagtibay yung sinasabi. At kung maniwala siya, nailigtas mo siya. Pero kung di mo siya di naniwala, sabihin mo sa church. Pag sinabi sa church, at kinausap ng church, at hindi pa rin naniwala, at kung naniwala, nanawin natin, at kung hindi pa rin naniwala, doon na natin sabihin, oh, sabi ng Matthew, ano muna, iwas-iwas muna, huwag ka muna dito. Hindi ka na muna kasama sa kalipunan ito. Hindi na kami makikipag-associate, sabi, do not associate them. Huwag na kayong makipag-associate sa kanila. Ituring nyo silang unbeliever. Pero sabi ko nga, hindi nangangahulugan na kaaway. Kundi panalangin pa rin para ma-realize niya yung kanyang
pagkakamali at mag-repent at maligtas ulit. Tandaan natin ha, yung mga mananampalataya lamang na marunong na sa Lord, alam na yung salita ng Lord, tumanggap na, pero namumuhay pa rin at ayaw papigil, eh, wala siyang puwang kasi dinudungisan niya lang ang church o iglesia. Pero yung mga unbeliever, na alam naman natin, ganun naman ang karamihan, huwag nating itaboy, kundi kaibiganin natin at tulungan natin upang makakilala sa Lord, upang yung mga bagay na ito, yung nature of sin na ito, ay mapagtagumpayan niya at isuko sa Lord at maligtas sa pangalan ng ating Panginoon. Amen? So maliwanag po yun, ha? Mas maigi nga yung nakikipag-associate tayo sa labas para ipakilala si Kristo. May isang tanong na lang ako bago tayo may isa pang conclusion eh. Nalala ko lang, di ba tayo ay mga Kristiyano? Sino mga Kristiyano rito, taas ang kamay? Parang alangan pa kayo. I'm a Christian. Ito ang tanong. Kapag kayo inaresto, binigyan ng warrant of arrest, dahil kayo ay Kristiyano, ano ang gagawin nyo? I-deny nyo ba? O hindi? Aarestuhin kayo. Ikukulong kayo. Dahil Kristiyano kayo. Ipuprove nila na Christian ka. Ipagtatanggol mo ba ang sarili mo? Hindi, di ako Christian. Naintindihan nyo po ba? Dahil Kristiyano tayo, alam mo si Pablo, ilang beses na naaresto yan. Si Pablo, nakulong yan. Ang mga nangangaral salita ng Diyos, nakulong, naparusahan. Inaaresto kita bilang isang Kristiyano dahil Kristiyano ka. Diba yung mga inaaresto, matanggi? Kayo ba tatanggi? Amen? Tatanggi ba kayo? Uy, di ako Kristiyano, ha? Eh, katibayan ako. Alam nyo, mapalad kayo pag inaaresto kayo kasi nakita nila yung katibayan na kayo ay Kristiyano. Amen? Nakuha nyo po ba? Kaya nga, sabi ni Pablo, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 4 to 5, dito na ako magwawakas, ano lang yan? At tayo ay mananalangin. Ang sabi dyan, ng chapter 2, verse 4 and 5, ang sabi rito, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. Ito yung sinasabi ni Pablo, ng kanyang pangaral at pagpapayag ng Diyos, ng salita ng Diyos, ay hindi sa magagarang salita, sa mababangong pananalita na gusto lang ng mga taong marinig. Dahil sa katalinuhan na impress, ang galing, huwag bumasi roon, na sabi ni Pablo, kundi by the demonstration of God's Spirit, yung kapangyarihan ng Diyos, upang ang ating pananampalataya ay hindi magbasi roon, kundi sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Upang sa ganon, ang lahat ng papuri, kaluwalhatian, karangalan, pasasalamat, ang lahat ng ito ay maibalik natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, habang pumupunta yung mga music ministry sa kanilang ano, kaya nga sa umagang ito, isipin natin, at huwag nating isipin na tayo walang kabuluhan, walang pakinabang, o hindi mahalaga. Lagi kong sinasabi ang bawat isa po sa inyo ay napakahalaga. At upang lalong maging mahalaga po tayo sa ating Panginoon, iyan na natin, kumbaga eh, pangatawanan na natin ang pagiging Kristiyano natin. Amen? Huwag na natin gayahin yung ibang nagsasabing, I'm a secret
Christian o secret agent, di mo alam na Kristiyano pala. Diba? Dapat ipagmalaki natin na tayo ay mga Kristiyano. Diba nakalagay si kanila? I'm proud to be a Christian. Nakalagay pa sa ano yan, diba? Proud ba kayo dahil Kristiyano kayo? Dapat lang proud kayo sa puso, kahit hindi ilagay yan sa dingding na I'm proud to be. Di, nakalagay yan. I'm proud to be Christ. Nakalagay. Marami akong nakikita nakaano eh. Gayahin natin, lagay niya, kung gusto niyo, kung may conviction kayo, lagay niyo sa dingding niyo. I'm proud to be a Christian. I'm the follower of Jesus. The true Christian, the followers of Jesus. Amen? So tumayo po tayong lahat. Tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Glory, hallelujah.